O God, be the glory. Higala, Ikson, kumusta? Mayong nga adlaw kaniyong tanan. Welcome sa ato karon nga pagpanagauban sa ato ang live reaction video. Muli nyo ling ko rin yung makasama, Brad Warren Bisiril, o salamat sa Dios nga kita nausap. Nakabot nining orasa. Mayong adlaw, mayong gabi sa matagusal nga nagsabay-bay. O magsabay-bay nining ato ang video, nining ato ang live streaming. Igalag soon, naghat kita sa pag-imo nini. Tungod sa giingon sa itong Ginoong Kristo diha sa unang Pedro 3:15. Nga kun imong basahon mga kaigalaan, nga kinahanglan andam ta, nga motubag sa mga pangutan na may kilimigitan sa tuang pagtu. Kanya diha sa Hodas, sumala pa sa sulat ni Hodas Tadyo, nga kinahanglan nga atong panalipdan ang kamaturan. Hodas 3. Tungod kay naay mga gingon sa Biblia nga diya sa sulat sa ikaduhang Pedro 2:1 nga mga mini nga magtutudlo magadala og mga makadaot kay pagtulunan. Inungdan nga dili makatarungan nun usap nga ato lamang tugutan ining mga mini nga magtutudlo. Kaya kung atong tugutan higala, daghan ang musaliring ngadto sa imperno. Tungod sila ang pagdawat sa bakak na pagtulunan nga matupa sa panultihon nga ang bakak o balik-balikon sa pagkamatuo daw mahimong tinuod alang sa mayusinti o masayot. Niya, ang Diyos nagsuko man ngadto sa iyang katauhan sa unang kapanahonan nga kinahanglan magsangyaw, isangyaw ang kamaturan. Namatod pa ni Apostol Pablo mahigala diya sa Galacia 1. Diya sa Galacia 1, size 8-9 nga bisan pa kami or mga anghel nga manaog gikan sa langit, naagani mga ipangtudlo nga wala na sa gospel o sa ebanghelyo, wala na sa Biblia, matod pa ni Apostol Pablo, ipatungulo siya. Matinunglo siya. No, karon higala ato kinini ang subayon o katong hatagapagtagad mga kaigalaan o basa tapang sa Dios kining nahitabo nga pagkukabildo sa ato nga higala nga si Wendell Talibo nga usa ka Katoliko. Nahitabo kini higala sa ilahang programa no na sila hope na sila YouTube channel sa mga CFD o niya imbitado man ang mga nagadayang hotong simbahan, inundan nga kita higala ming sulod sila ang natural channel. O niya tungkol usab sa imbitasyon sa ato nga higala nga si Jendo Alabado. So ang maong tema higala nga ato o awag i-discussan bahin kini sa kinini ang mapintas yung anak, yung halimaw na nakasulat sa Revelation 13 verses o verse 18 no? Na matatak na tatlong size at yan nga ang aming paksa kung sino ang naturang halimaw. Yung katuparan sa tatlong size mga kapatid o tatlong six. Ngayon, ating ipagpatuloy yan mga kapatid sa awa o sa tulong ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay makapagbigay din ng kunting mga kaalaman ayon sa Biblia kung ano ba ang paniniwala natin sa natura nga talata sa Biblia. Unang-una ato pasalamatan ang Dios higala sa tanang panahon ug higayon nga kita nausab nakabot ining orasa. Sabi ko nga without God we cannot do nothing at yan din ay sinasabi ni Kristo sa John
chapter 15 verse 5 hanggang 6 mga kapatid, na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Diyos. Usab sa ngalan sa mo ang National President Pastor Labadan, sa ngalan usab sa mo ang Administrator sa West Terminal Region, sa duha ka rehunal Pastor Jameson Mundido o Pastor Alan Pakunga. Sa ngalan sa mo ang District Leader sa Lalawigan o sa Provincia sa Lano del Norte, Brad Insan. Sa ngalan sa mo ang Church Elder in Sinatutod o Elder Habines. Muli, yung lingkod Iksoon, Brad Warren Becerril o Nunti Ako Higala, ining ato ang pagpanagauban sa live reaction video exposing the errors sa mga preacher, sa mga magwali o tagapagtanggol o mano sa kanilang mga simbahan. At karon mga higala Iksoon, ato kini usisahon uban sa tabang sa Dios. Ato higala pa patalinghugan ang pahayag ni Wendell Talibong, dahil nagtanong tayo mga kapatid at ito ay ating pakinggan ang tanong ko po sa kang Wendell Talibong, dahil pinabulanan talaga niya. Ha? Kanya talagang giribat, no? Yung ating katotohanan na dala na yung Pope or Santo Papa ng Roman Catholic Church, yun talaga ang tinutukoy sa Revelation 13 na katuparan o katumanan sa tagna sa Pinariyag 13. Pero kagi supak man eh, gitutulan man eh, gisupak man ni Wendell Talibong, kaya yung nana na hitabo iksoon ang diskusyon. Nihigala ang atong pangutanan, ang utana ta nga to kang Wendell Talibong. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid na Wendell sa iyong 10 minutes na second stand. Kapatid na Warren, ready na po magtanong? Yes, Brother Rito, ready na po. Dahil handa ka na, simulan na natin ang second cross examination. Go ahead. Okay, unang tanong ko, Brother Wendell. Yung ating paksa ngayon, ang ating basihan, Biblia referensya. Tama o mali? Ito ang sagot. Tama na may basihan tayo Biblia referensya ngo. Hindi po ba sangayon po siya? Mingoyon sa higala sa ato nga pangutana. Ang atong pangutana ng teksunan, muoyon ka ba nga ang ato basihanan sa debate Biblia o referensya? Ingon siya, oo, sangayon ako, umiuyon ko nga ito ang basihanan, Biblia o referensya. Ngunit, marong akarugtong, ngunit. Dahil hindi siya sangayon sa aking ginamit na referensya na nagsabi na ang Pope ng Roman Catholic Church, isa sa mga title nito, Vicarius Filii. Ginamit ko kasi yung referensya, hindi ito aklat Adventista, referensya ito dahil kapag amin, bias eh. Sabihin nila, bias yan dahil inyong aklat yan eh. Kaya ginamit ko ang referensya, hindi aklat Adventista. Dahil ang aming batayan, ang amo basihanan, Biblia mag-referensya. Pag ingon sa referensya, ang Pope, ha? Isa sa mga title nito dahil ang Iglesia Katolika, diniin talaga nila, pinipili talaga nila na Vicarius Christi umano ang title. Kahit kung ating suriin ang kanilang aklat, maraming title eh. Representative at ano-ano pa. At kasali na yung Vicarius Christi. Kaya yung referensya din na gamit ko, dahil ang aming basihanan, bibliog referensya, mabasa Vicarius Filii. Ating pakinggan ato paminawang higala ang sagot o tubag ni Wendell Talibong. Ngunit mali ang interpretasyon sa Biblia, mali din ang interpretasyon at mali ang diferensya na ginagamit. Mali daw umano ang mali na daw ang diferensya.
ba ang ginamit ko sa Biblia? Dahil ang Biblia kasi na ginamit ko, ha, ito po, magandang balita Biblia ito. Biblia, Catholic version ito, mga kapatid. Ha, sa Catholic version, nakalagay dito ang dito sa pahayag 13 verse 18. Kailangan dito ang talino, maaaring maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw. Sabi dito, ha? At ito po, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki, ang bilang ay size. Malino. Ha? Malinaw po yan. Nakalagay sa Catholic version, mga kapatid. Isang lalaki. Alam nyo ba na iyang gituuhan higala, iyang gituuhan at even nga siya naniwala dito sa version ng Biblia. Pero, sabi niya, pwede din babae. Isa nakalagay na maaari ding babae. Ha? Dahil ang Catholic version, isang lalaki. Ha? Kaya naguluhan ito sa Wendell Talibong, mga kapatid. Okay, patuloy na yun. Okay. Sabi mo tama, Biblia referensya. Yung bang referensya, referensya ng Katoliko lang or kahit anong libro basta referensya? Yan. Ang ako mangundana, dahil ang ato basihanan, Biblia mag-referensya may uyon ka na. Pag-ingon o referensya, uyon ka ba na bisag unsang libro ha? Dili lamang libro sa Iglesia Katolika, bisan unsang libro ha? Basta dili Biblia? O referensya mo? O yun baka nga, yung referensya hindi lang exclusive sa aklat ng Katolika, kahit din sa ibang aklat. Ito din ay tatawag na referensya. O yun ka, o dili. Ato igala paminawan ang tubag ni Talibong. Ito ang sagot, kapatid. Yung sabi mo na referensyang ginamit, kahit hindi yan Katoliko, yan. Binanggit talaga niya na yung ginamit ko na referensya, hindi ito aklat ng Adventista, hindi din ito aklat ng Iglesia Katolika. Pero ang aming batayan, Biblia o referensya. Walang nakalagay na referensya ng Katolika o Adventista. Ibig sabihin, referensya kahit anong klase na aklat, basta referensya, mga kapatid. Okay, ating nagpatuloy. Inamin mo kanina na hindi yan ang opisyal na title ng Papa. Kaya referensya. Sabi niya, inamin ko daw umano na hindi yan title. Sa paniniwala ng Iglesia Katolika, dahil ang inyong paniniwala, ang title, official title ninyo sa inyong Pope is Vicarius Christi at iba pa, representative of Christ, kahit hindi nakalagay sa kanilang aklat na Vicarius Filii. Eh, bakit nila ilagay doon sa kanilang aklat? Eh, malalaman na agad na yun ay size. Tatlong six, mga kapatid. Kaya hindi nila nilagay doon. Kahit hindi nila nilagay doon ang salitang Vicarius Filii, pero yung Vicarius Christi, aba, ano ba ang kaibahan? Vicarius Filii, Vicar of the Son of God. Vicarius Christi, Vicar of Christ. Yung Son of God at yung Christ, iisa lang yun, mga kapatid. Pero bakit nila pinabulaanan yun? Dahil upang hindi makumpute sa tatlong six, mga kapatid. Pero kahit ano pang gawin nila, ito po, pakinggan niyo, mga kapatid, ang hayag din mismo ni Wendell Talibong. Ha? Siya ang
namahayag nito mga kapatid, ha? Pakinggan po niyo ito. Itong pahayag mismo ni Wendell. Malinaw na kasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii Dei. Yan. Ating ulitin mga kapatid. Malinaw na kasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii Dei. Malinaw na kasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii Dei. Now, kung gagamitin natin itong klaseng argumento, even siya sa kanyang programa, binanggit din niya na nakalagay umano sa tiara, sa koruna ng Santo Papa, ang Latin na Vicarius Filii Dei. Ngayon, bakit sa aming diskusyon, sa aming debate, bakit hindi na niya tatanggapin ang Vicarius Filii Dei na sabi niya nakalagay ito sa tiara o koruna ng Santo Papa? Ating pakinggan ulit. Malinaw na kasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii Dei. Ayan. Ha? Malinaw at maliwanag po ang sinabi mo ni Brad Wendell Dalibong. Yung sinabi mo ngayon, nakalagay pala sa tiara o korona ng Santo Papa, Vicarius Filii Dei, at nang nagdebate tayo, ginamit ko ang referensya, hindi aklat Adventista, kahit hindi aklat Katolika, basta ang ating batayan, Biblia o referensya, nakalagay dito sa pahina 22. Hindi lang yung Vicarius Christi or representative of Christ, nakalagay din dito Vicarius Filii Dei. At yun din ay nanggaling sa bibig mo. Ating pakinggan ulit. Malinaw na kasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii Dei. Ayan, Vicarius Filii Dei pala eh. Ngayon, punta tayo mga kapatid sa isang ano nila, yung kanilang pari ngayon. Nani sa titulo, sa tiara, sa Santo Papa. At itong ipon, ang letter B, equivalent ng 5. Ang I, 1. Ang letter C, 100. Ang A, 0. Ang R, 0. Kung ang I, 1. Ang U, 5. O ang S, 0. At ito nang itutal ng eksunan, itutal na siya 112. O niyang Filii Dei. Ang F, 0. Ang I, 1. Ang L, 50. Ang I, 1. Ang I, 1. Ang D, 500. Ang E, 0. Ang I, 1. Itutal na siya 554. So, ang 112 plus 554, mututal siya 666 niya kinaangali sa tiara sa Papa. Therefore, siya ang katumanganan sa Pinadeya 3C Vicioso. 554, mututal siya 666 niya kinaangali sa tiara sa Papa. 666 niya kinaangali sa tiara sa Papa. 554, mututal siya 666 niya kinaangali sa tiara sa Papa. Therefore, siya ang katumanganan sa Pinadeya 3C Vicioso. Yan. Malinaw po yan mga kapatid. Ha? Sanang ayunan talaga. Ha? Sinang ayunan talaga mga kapatid na nakalagay pala yung pare nila. Even yung pare nila. Marunong din mag-compute. Ha? Ito, pare nila ito mga kapatid. Ha? Marunong mag-compute. Nakalagay. Ha? Tama yung kaniyang computation. 3-6 mga kapatid. At sabi niya nakalagay sa tiara ng Santo Papa. Ngayon, itong si Wendell Dalibong, pakinggan natin mga kapatid ang pahayag ni Wendell Dalibong dito. Malinaw na kasulat sa tiara, Latin ang nakasulat Vicarius Filii Dei. Malinaw na kasulat sa tiara,
Latin ang nakasulat, Vicarius Fili. Yan, malinaw pala, Mr. Talibong. Malinaw! Okay. Ngayon, mga kapatid, balik tayo sa naganap naming talakayan. Pakinggan niyo po ito. Okay, ito po. Okay, talibong. Sabi mo, basihan natin Biblia referensya. Na ginamit ko ito, referensya. Ang tanong ko, ito bang referensya na ating basihan? Exclusive lang ba sa Roman Catholic Church or maaari din nagamit ang hindi aklat ng Katoliko? Tama o hindi? Okay, ito ang sagot. Sa title, sa topic na ating paksa ngayon, dapat gumamit ka ng official na title batay sa aklat ng Simbahang Katoliko. Hindi. Ah, yan. Malinaw ang aking tanong. Sabi daw umano sa aming paksa, wala nakalagay Biblia at referensya official na gagamitin official na aklat ng Iglesia Katolika. Ang A, yung paksa namin, Biblia at referensya. Naguluhan talaga ito, Swindle Talibo. Okay, ating ipagpatuloy, mga kapatid. Yan, referensya na yan. Yes, objection? Yes, ang aking objection nila dito. Tama ba o mali na yung referensya na ating basihan, hindi lang aklat Katolika, kundi maaari din tayo gagamit ang hindi aklat Katolika. Tama ba o mali? Okay. Kapatid na Winder, meron ka pang iwang 8 seconds? Malinaw ang sagot. Mali na mali talaga dahil siya. Mali na mali daw umano mga kapatid. Yung aming paksa Biblia at referensya, walang nakalagay na ang referensya na gagamitin ay opisyal na aklat lamang na Iglesia Katolika. Sabi mo kanina, sangayon ka sa ating paksang, pwede din gagamit ng referensya kahit hindi aklat ng Katolika. Hindi aklat na Adventista. Referensya talaga. Dahil kapag referensya, ibig sabihin, yung ating paksa, Biblia at referensya. Kapag walang chapter at verses sa Biblia, ibig sabihin, referensya na po yan. Dahil ang ating batayan, Biblia at referensya, tama talaga na pwede kagamitin itong aklat ng aklat, isang referensya na kalagay ito mga kapatid sa mga bookstore. Historical, historical, philosophical, and legal condition. Nabili ko po ito eh. Hindi ito aklat ng Adventista. Dito nga, nakalagay nga dito, representative. At nakalagay din po yan sa aklat ng Katolika, isa sa mga title, Vicarius Christi, representative, at iba pa. At dito, nakalagay din dito, Vicarius Filii. Bakit hindi mo na ito tatanggapin ngayon? Na kung ating pakinggan yung unang pahayag mo noon, na sangayon ka nasa tiara pala ng Santo Papa ninyo ang salitang Latin word na Vicarius Filii, at marunong din ang pari ninyo na makumpiyot. Talagang tatlong size talaga, tatlong six talaga ang competition doon sa Revelation 13 sa salitang Latin word na Vicarius Filii. Galaigsoon, salamat kayo sa Diyos nining taknaa. Inaot ko higala nga kamo adunay pangtibang-timbang. O niya, gani ato manggigamit usab ang ilahang libro na ang kinini ang Revelation 13 ang context niyan, dahil sabi niya pwede daw babae. Naku po, saan yan mabasa na pwedeng babae? Samantalang ang Biblia ang Katolika, isang lalaki ang halimaw. Isang lalaki. Pero alam nyo ba, ginamit din niya yung, sabi niya, si Ellen G. White umuno. Kaya, tinanong ko, sisangayon ka ba na ang Biblia Katolika, ang sabi dito sa salin, isang lalaki? Ibig sabihin, hindi babae. Kaya bakit mo gagamitin si Ellen G. White na babae yun? Samantalang ang mga papa ninyo, lalaki. Ma, malinaw po yan, kapatid. Tinaw kinahigalaig, so.
ni atong gamit higala ang usa ka libro nila na ang context Revelation 13 na sa Roma. Yung halimaw sa Revelation 13, yung mapintas mananap, ang context sabi sa kanilang aklat ay nasa Roma. E sino ba nasa Roma? Doktrina Kristiyana, pahina 33, aklat ng Katolika, ang kanilang Pope ay nasa Roma at kanilang pinaniwalaan na kahalili umano ni Kristo. Vicarius Christi or Vicarius Filii. Sino yung nasa Roma? Kaya, yun talaga ang katuparan, mga kapatid. Pag-alexion na salamat sa pagkaminahin. Iubos na langgad, Baduarin Becerril. Ang Diyos magapanalangin kung ang mga reaksyon, komento, sasisyon, ibutang lang sa ubos na bahin. Sa comment box o comment session, araw-atong tagapagtagad, igalexion, uban sa tabang sa Diyos. Dagang salamat sa pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin, kanatong tanan, tugad, be the glory.